Delikado po yung area namin dito. Kasi marami tayong kalaban. May mga susain muna tayo. Bago pala niyan, pasalamat muna ako sa lahat ng mga subscribers namin, lahat ng mga viewers, nagko-comment, nagla-like, tsaka yung mga subscribers nitong nakaraang mga videos namin. Ayan, nadadagdagan na tayo. Malapit na po tayong mag 12K. So, maraming salamat po sa lahat at sa hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, pa-subscribe na lang, tsaka pa-click yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na ipopost namin. So, saglit lang. Sain muna tayo. Dadong! Si Dadong doon pa kasi nanonood. Magkakape na tayo, Dadong! Kakape. Kape tayo. Tapos maya-maya, pagkasain ko, wala, kumakanta. Diyos ko. Uy, dito ka kumanta sa harap ng camera. Uy, tinatago mo lang sa banyo yung kanta mo eh. Ay, saglit lang. Beng-beng pala na nagre-review kasi may exam daw sila next week. So, huwag tayong mag-ingay. Sige, sain mo na ako. Kuluhin ang bing-bing pa para nag-aaral. Bakit hindi pa pwede mag-kiss? Huwag mo kuluhin pa, huwag mo kuluhin. Kiss lang pwede. Huwag mo nang kuluhin. Hindi nga ako ng cake na naman yung cake eh. Sarap nun. Huwag mo na kulitin na ang aga. Kulit na naman. Alam niya may nare-review eh. Ay, Dadong. Suway ka na naman. Ay. Toast muna tayo ng tinapay para may makain si Dadong. Ay, Dadong, tumahimik ka nga. Ito yung iti-toast ko para kay Dadong. Tapos, magkakape lang yan at meron lang siyang fried egg o kaya sunny side up. Pani? Ala! Dami naming mug na galing sa bubo. Ano to, tubig, tsaka yung aming lemon tea. Pag sa gabi kasi, pag bumaba kami, meron kaming bit-bit na lemon tea doon. O kaya, minsan nagre-red wine kung merong red wine. Eh, yung tatlong bote namin ng red wine, inubos ni Dadon. Inubos niya, hindi ko alam. Nasaan na yung... kami gumagamit kasi ng dishwasher dito. Kasi nga, kailangan mo siyang punuin. So, parang mauubos yung mga plato namin bago namin siya i-on. So, ano na lang. Hindi naman madalas, o hindi din naman namin kami madalas na kumakain talaga. Hindi, hugas-hugas na lang kada, ano, tapos kain. Magastos din sa, ano, sa tubig, sabi nila. Pagka ganyan. So, parang halos ganun lang din pagka yung imamanwal mo siyang gasa. Ano pa kate? Binaabot ko yung olive oil kasi hindi ko maabot. Sabi ko, mabuti na lang matangkad siya ng konti. Uy, good morning ka muna! Good morning!
nag-apply na naman ng leave. Yun nga, nung isang araw, kailan ba yung papa? Pebes? Hmm? Nakauwi ka na naman, no? Maaga na naman umuwi. Luto muna tayo ng sunny side up nito doon. Ako naman kasi pagka sa umaga, may toasted bread lang ako. Tapos may konting kape. Kahit na walang palaman to, okay na. Ay, alam ko lang. Meron ako. Eto. Talaga yung masarap din eh. May pork and beans kasi akong binili nung isang araw. Eto na lang. Maple. Nung Huwebes, gumawa ulit kami ng bilo-bilo. Masarap. Tapos yung isang bilo-bilo, nilagyan ko ng pandan flavor. Yung isa purple, tapos yung isa plain lang. Napa na? Masarap. Masarap. Ito natikman. Lo? Ito nyo natikman. Umuwi ka nga maagay. Dahil ba doon? Tapos gumawa kaming kwek-kwek. Sarap. Nag-maykos-maykos din si Esther, oh. Yun yung pinaka-ulam namin. Di ba, hindi siya dumikit. Maganda yung olive oil pagka pangrito ng itlog pa, no? Kahit hindi din naka-init, tapos ilagay mo na yung egg. Hindi siya dumidikit. Recommended talaga yan. Yung minsan naman canola, yung madalas pala canola gamit ko. Mahal na kasi yung ano. Oo, ulit kasi. Ito 12 ata to. Ganito kalaki. Minsan, pagka pang itlog-itlog lang, ganyan yung gamit ko. Kaya, pang prito ng, ano, fish fillet, ganyan. Pero pag yung pang gisa-gisa talaga na pang araw-araw, itong gamit namin yung canola ulit. Gusto niya kasi po yung nakataong. Well done. Ayan, positive 2 pala kami ngayon. Natunaw na. Oh, natunaw na daw. Tapos, yun o, pupunasan ko lang to ng paper towel at dito na rin ako magtutoast. Kasi kung unahin ko yung pagtutoast, mangingitim yung egg pag pinry ko. Yes, ano, masarap din to lagyan ng peanut butter tsaka strawberry na jam. Kaso lang, masyado nang matamis. Parang babawas lang ako ng sugar intake din kasi, you know, simula nung ano, nung nagpasko tapos nagbagong taon, naku po. Sa dami ng mga pinagkakain na sweets. Syempre holidays, 'di ba? Masarap yung mga handa. Ayun, after noon, talagang lulobo ka dito. Kaya ano na. Tinatinapay muna tayo. Uy, sarap magkape. Yan, dito muna tayo sa deck. Doon tayo magkape saglit kasi ang ganda ng panahon. Ang beng-beng, ayan o, oh, nag-aaral. Kasi meron siyang exam. Open mo yung pinto pa. Ayan, ganda. Ganda ng panahon. Naambol ba? Wala. Ay, parang misty lang, no? Whoop! Ay! Ganda pa paupuan. Upuan ka pa. Ay, ang ganda din eh. Yan oh. Oh ha? Pwesto tayo ng maayos din eh. Yan oh, sarap dito. Malamig na tamang ano lang. Tama lang yung hangin. Tapos, para siyang spring no? Napano? Sarap magkapi-kapi talaga pala dito, banda. Parang lang. Parang lang kasi alam niyo ba, may forecast na naman ng bukas. May snow, tsaka
Monday ba? Hanggang Wednesday. Oh my gosh, meron tayong aantayin na snow. Ang sarap dito. Pero parang medyo malamig siya. So medyo habaan natin yung ating jacket. Sarap, no? Dito kasi yung bahay na to, yung sa kabila namin, walang ano pa eh, wala pa yung tao dyan. Ginagawa pa nila. So maganda dito kahit na lumabas ka, parang walang makikialam sa'yo dito. Nagwangwang yung pulis. Si Dadong, alam niyo ba, tinitingnan-tingnan niya na yan kung alin dyan yung kanyang tataniman. So dyan daw po banda, ikakalat niya yung mga plants na dyan. Ayun pa, nung nakaraan pala may nag-comment, excited daw siya. Kung ano daw yung mga itatanim mo nitong summer. Ako nga, excited nga rin ako, kaya lang wala pang oo, wala pa po kaming patubo ngayon kasi last time, ang dami naming seedlings. So kami mismo yung nagpatubo. Tapos, ang daming, ano pa no? Ang dami nating mga kamatis. Tsaka yung... Wala pa akong mapag-pwestuhan ng ano. Oo. Ng mga seedlings ko sa loob ng bahay. Kasi hindi ko na nakaayos ng... Wala ka pang patungan, no? Dati kasi meron siyang ginawa na ano talaga. Yung layered na patungan. Tapos nakatapat siya sa arawan. Pag... So mas ma ano, mas maganda yung tubo dati. Pag hindi tayo makapagpatubo dito sa bahay, bibili na lang tayo ng mga seedlings. Oo. Siguro kaso gagastos mo? Tayo ng mga, let's say, 100. Sa seedlings lang. Mm-mm. Sa bagay kasi, ginagawa naman namin yun bilang libangan during summer. Tapos, syempre, para may maani din tayo. Yung iba, pinamimigay namin pagka sobrang dami ng mga bunga. Sa mga hindi mahilig mag-gardening, parang sabihin, ay, gagastos ka ng 100. Tapos, ako yung una, harvest mo. Magkano yung, lang? Ilan lang? Oo. Nung parang, una ako, parang hindi ba worth it sa kanila? Pero, katulad sa akin na parang nag-i-enjoy ba, nakikita ko yung pagpatubo hanggang sa pagpabunga. Mm-hmm. Parang na-appreciate ko siya. Happy ako na nakikita ko na ay namumunga yung tinatanim ko. Ako yung system. Numero uno na ano, na kinakontra ko siya. Sabi ko, Papa, ano lang, paso lang, magkano inabot? As in, nakakabili siya minsan sa Dalarama ng magkano? 30, ilang pirasong paso lang. Tapos yung mga patubuan, yung pang starter niya. Kasi may ganun, diba pa, yung patubuan? Pero ngayon, tinabi hindi. Mo ba yun? Pero ngayon, hindi na tayo bibili ng maraming paso kasi mayroon na tayo. Oo, marami na kaming paso. In at fairness saka, naman, pwede mo siyang gamitin kasi. So, tinabi namin doon. Kung makikita ko ninyo nakaraan doon, ang daming kalat namin doon. So, andun lahat ng mga paso. Yung plant box, pwede niya pang gamitin. Tapos yung mga lupa, especially yung lupa, ang mahal dito, di ba? So, may lupa kami dito. Ngayon, lupa sa paso. Ngayon, hindi na natin kailangan na gumawa pa ng... ito patungan. Ay, yung, oo, patungan. Kasi doon na lang natin, dito na yung direct na natin sa ano. Oo, pwede niya nang ibaon yung paso sa lupa. At least kung halimbawa mabulok, hindi mo natatanggalin yon. Or gagawa tayo ng plant box dyan na kahit maliliit. Mm-hmm. Pero at least kung pwede niya direct na sa ano, no? Para hindi magkalat yung mga soil na natin, gagamitin. Mahal din po kasi yung lupa din eh. Ano, ang isang sako pa ba? 10, 12, mga ganyan. Depende po sa klase ng lupa. Mm. Eh, yung isang plant box, medyo madami ding lupa yung ano mo doon, ibubuhos mo. So, ginagawa namin, nire-recycle namin. Tapos, so yun, tinatabi namin pagka bago mag-winter, nakalagay siya sa sako. At, yun, tinatabi lang namin sa isang place lang para nandun lahat ng gamit natin. Natuloy yung mga, yung dating may-ari dito. Mm-mm, nagtatanim na din. Ayan, ayan, pakita ko ah. So, ayan, may, ay, ayan po may nakaready na kaming area dyan para taniman, oh. Plant box yan eh. So, at least meron na tayong ano dyan. Prospect na tayo. Oo, pwestuhan kahit mga sili-sili lang siguro. Maraming poop ng ano, rabbit, oh. Maraming, oo nga.
maraming rabbit. Tingin ko delikado yung area natin. Delikado po yung area namin dito. Kasi marami tayong kalaban. May mga squirrel. Delikado sa mga ano. Oo. May squirrel. Merong mga bunny. Ang dami pong bunny dito. Kaya si Dadong nung nakaraan, ewan ko, nakuhanan ko ata ng video nun na pinapakain niya yung bunny. Sabi namin ni Mike na kulagot ka pagka nawili yan. Baka mamaya kainin yung mga tanim namin. Eh, bahala siya. Basa pala diyan. Ayan, nung nagtutunaw na. Ikot ako dun sa likod. Medyo madulas. Oo, delikado ngayon. Madulas. Ayan, nung naglulusaw. So, andun po yung kalat namin. Yan yung mga nilipat namin ni Denise dyan nung, ano eh, bago mag-snow. Ayan, no, basang-basa na dito. Wala, tumutulo. Papa, may pugad pala dun. Kita mo? Ayan, no, pugad. Baka sa squirrel yan. Ay, ganun. Hindi yan sa ibon. Ang daming ibon dito na magaganda pagka summer. Ayan. Baka. Sisyalang market dyan. So, ayan po yung aming mga paso. Ayan, no. Diba, ang daming kalat ni Dado? Ang dami naming ligpitin dito bago mag-summer. Malinis yan pag summer. Busy-busy na ako dyan pa. Oo. Itong area na to, dyan daw maglalagay si Dadong ng mga plants niya. Tapos pwede din dito banda o. Kasi dito yung sikat na araw sa umaga eh. Ito yung malapit sa fire pit. Pero titingnan na lang kung paano niya i-display yung mga halaman niya. Kasi, di ba dun nga sa kabila, napakaliit ng area namin eh. Dami-dami niyang tanim. How much more dito? Na napakalaki ng area. Ha? Ayan, gagawan doon niya ng plant box niyan. Maliliit lang kasi wala tayong mga kahoy na gagamitin. Ayun. Tapos yung iba, nasa paso-paso lang ilagay natin dito ng kahoy. Ayun, no? I-ano mo siya, pa-expose mo siya kasi itong area na to, maano dito eh. Maaraw. Oh, ito kasing side na to, ayan yung sa likuran. Ayan, oh, maraming puno. Ayan dyan banda. So, medyo malilim dyan. Oo. Oo, sana na. Harvest ka na lang ng sibuyas. Kasi pwede kami dito maglagay ng lutuan. Itong fire pit na to, oh. Saan ba? Makita nyo, medyo magulo pa, di ba? Ayan, yung fire pit namin dyan. Tapos, kung may tanim daw siya dyan, pwede lang na mamitas ng kamati, sibuyas, tsaka mga sili. At pwede tayo ditong, ay, pwede tayo maglagay dito ng lamesa. Dito tayo kakain, Charish! May folding naman tayo. Oo, pwede tayong kumain dito sa backyard. Ayan, dami naming plano, ha? Sa summer, mag-susun sa family. Sana hindi kami atikihin dito ng squirrel, gopher, tsaka yung ano, yung mga bunny, rabbit. Kasi dyan yan, oh, nakikipag-unahan yan sila, umakyat sa puno. Hindi maglinaw. Hindi kasi syempre pag na-expose ka. Pag tumagal kami dyan, may kalamigan. Oo, tapos. Pero maganda na siya dahil positive. Oo. So, sa mga ano po namin, sa mga viewers namin, maraming salamat at ingat-ingat kayo lahat. Ay, magsha-shoutout pa lang muna ako. Merong nagpapa-shoutout. O, sa loob na lang. O, shoutout muna sa loob. Kakapin muna tayo dito. Tuloy natin kasi yung aming tinapay, ayan o. Nanigas na. Masarap to. Ayan o. Toasted bread, tsaka yung pork and beans na ano ito. Nakuha ko. Maple. Masarap. Hindi ko pala nainit. Shoutout muna sila. Shoutout muna tayo. Inom muna tayo kapi saglit. Mabilaukan ako eh.
Shout out muna kay Mary Tomeldan. Ayan, maraming salamat po sa palaging pag-comment sa mga videos namin. Tsaka kay Ma'am Nida Sterling. At visit niyo po pala yung channel ni Lakay Laor. Mga kwento ni Lakay Laor. Basta nasa Ontario po sila. Tapos, sabi ni Tiet Q, shout out daw sa kaibigan niyang si Jake Restor. Ayan, kasamahan nila ni Dadong. Ay, parang Jake, shout out daw. May sabi ano ni Tiet Q, ayan, taga BC si, ano, yung kaibigan mo. Tapos si Teresita de la Cruz, kay Marichel. Yayamanin na kaibigan ko yan, si Jake Restor. Kay parang Jake, shout out ha. Kay Lucito and Magda Sapno, Liam Ronin, kay Godfrey Marañon, tsaka kay Michelle H. ng Southern California. Hello pala kay Kathy Jones. Ayan, munti ko nang hindi mabate. Artistahin na ano, no? Mga pangalan, pati apelyedo. Kathy Jones. Ayan, itutuloy lang po namin yung aming pag-almusal. Tapos, hanggang dito na lang muna siguro yung aming video for today. Magpapasalamat lang kami ulit sa lahat ng mga viewers namin, mga subscribers, mga nagla-like, tsaka mga nagko-comment. Ayan, sa mga previous na mga videos namin, sa lahat ng mga nag-subscribe doon, maraming salamat. Tsaka sa hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po. Tsaka pakiclick na lang po yung bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos na mga ipopost po namin. Lalo na nitong summer. Oo nga. Dahil magtatanim na naman si Dadong ng mga gulay-gulay. Magbuhay probinsya tayo sa summer. Ay, excuse me. Dumidigay. Gagala na naman tayo sa paligid. So, maraming salamat po ulit at ano ngayon? Happy weekend! Kasi Sabado ngayon. Sunday ngayon. Happy Sunday pala sa atin dyan sa Pinas. Happy Sunday sa Pinas. At hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Tuloy lang namin yung pagkakape. Idudugtong ko pala dito yung video namin nung nagluto kami ng bangus. Kasi grabe, ang sarap ng bangus na niluto namin. Meron pang nilagang okra at yempo. Ayan, pahabol ko lang po na shout out kay Abby, Tuper, Toby, Chloe, and Gail Magtibay ng New York City. Ayan, maraming salamat sa pag-greet sa birthday ko, tsaka sa palaging panonood ng mga videos namin. Ingat-ingat kayo dyan. Ayan, ito yung ulam namin ngayong gabi. Bangus. Palaman. Ayan. Mas maganda kasi yung wala ng tinik. Oh, boneless na yung pinili namin. Ganda na yan. Tapos, tatalian lang ito ni Dadong. Mm. Tapos ito. Yan po, ito yung pork na kinatay namin. Sarap. Talian mo na lang po, ayun pa. Dami ito. Ta. Ganda naman na yung pagtali. Last. Si Dadong, parang tumitingin pa lang sa isda, parang lumulunok-lunok na. ganon si Dadong, ano yan, sabi ko, may bechendila mo pa, no? Naga lang. Uy, nahiya pang aminin. Iba pwede na, iba pwede na maghana lang kumain. Sabi na ate ko dati, PC lang doon yung nakakain ito. Ayun, isa din ang nakikitawa doon. PC lang doon, sabi na ate ko. Sabi niya si Dadong kasi ano yan eh, PC lang hindi kinakain. Ganyan si Dadong magtali oh. Ay, konti lang yung tinali mo. Floating na sila. Ano yung ating bangus oh. Binake ko siya ng 1 hour tapos ngayon nakabroil na. Sarap. Tumunog na. Ito naman. Ooh. Ating liempo. Bango? Yan ang liempo. Diba? Parang inihaw din. Sarap.
Yung sinaing, luto na. Ayan. Bangus na lang yung naantay ko. Ayan, no? Kunting brown lang eh. Pwede na. Ikot ko na lang. Sarap ng nilaga. Oo, diba? Ganda. Ayan na. Grabe si Dadong. Ganyan buntot na lang Dadong na iwan. Grabe oh. Grabe. Ano ni Dadong? Tapos ako ang unos. Tapos ay umupa na. Buntot na iwan. Tapos yung liempo halos hindi na galaw. Hindi po sila gutom mga kapatid. Hindi sila gutom. At yung isa andun na oh, nagpupunasan ng kamay. Yung isa doon parang wala nangyari. Mamadali na, matutulog na.